Ang aklat ng Isayas. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ikawalong siglo. Ang aklat na ito ay naglalaman ng pangitain ni Isayas na anak ni Amoz tungkol sa Huda at sa Jerusalem noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Wawasakin ng Diyos ang Moab. Maglalaho ang tuwa at kagalakan sa kanyang masaganang bukirin. Titigil ang kasayahan at awitan sa kanyang ubasan. Wala ng alak na dadaloy sa kanyang pisaan at tuluyang matatahimik ang masayang hiyawan. Kaya parang malungkot na himig ng alpa ang aking pagdadalamhati sa sinapit ng Moab. Nagdurugo ang puso ko sa sinapit ng Kir Hires. Umahon man ang mga taga Moab sa kanilang mga altar sa mga sagradong burol at mapagod man sila ng pagsamba sa kanilang mga santuwaryo, wala ring kabuluhan ang kanilang panalangin. Ito ang sinabi ni Yahweh noong una tungkol sa Moab. Ngunit ito naman ang sinasabi niya ngayon. 3 taon mula ngayon, malilimas ang malaking kayamanan ng Moab. Sa marami niyang tauhan ay ilan lamang ang matitira at mahihina pa.